kanya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo sa ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoot pa rito, malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kalwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Sa lamig, kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan,
magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig. At maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan pong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpapalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan pong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayong lahat. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya,
Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyong makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinis siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa aklat ni San Lucas, sinasabi sa atin ni Jesus na tinatanong siya ng mga Fariseo kung kailan ba darating ang kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating ng may kahalihalina at hindi ito sasabihin narito ito o nandoon ito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Nakakabighani ang mga mensaheng ito ni Jesus. Ipinapakita niya sa atin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar na ating hinihintay na dumarating sa inaharap. Ito ay nasa ating gitna, nasa ating puso, at sa bawat kilos natin bilang mga Kristiyano. Ang kaharian ng Diyos ay umiiral kung tayo ay nagmamahalan, nagpapatawad, at naglilingkod sa isa't isa. Hindi ito nakatali sa mga estruktura o pasilidad, kundi sa pagiging tapat sa ating pananampalataya at sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Gayon din, sinasabi rin ni Jesus na darating ang mga araw na harapin natin ang mga pagsubok at mga panganib. Gayon din sa ating buhay, tayo ay haharap ng mga hamon na nagpapahirap sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa lahat na ito, ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos ay magiging sandalan natin. Hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya naman, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ay patuloy na maging tapat sa ating pananampalataya, maging handa sa mga pagsubok at itaguyod ang kaharian ng Diyos sa ating sariling pamumuhay at sa pakikitungo natin sa iba. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kaharian ng Diyos ay hindi lamang nararanasan sa hinaharap, kundi ito ay kasalukuyan at nararanasan na natin sa bawat sandali ng ating buhay kung tayo ay magpapakumbaba, magmamahal at maglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo mga kapatid na patuloy tayong gabayan ng Diyos upang maging tapat sa ating misyon na itaguyod ang Kanyang kaharian dito sa mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may mga ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan buhay. Sabihin natin,
Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan. Naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano, naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalik o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong pasprensya ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pinasasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming may hayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Gawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Gawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa
nasisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan nating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, Dos Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pagkikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw at sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan at ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po sa ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa magitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluhalhati ka namin.